hapon po, Commodore. Sir Pat, Peter, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Ayun, Commodore, kamusta na po yung mga dagat-dagat po natin? Pwede na bang lumabas na yung mga barko sa mga pantalan? Pat, no, nagkaroon tayo ng 1,800 na stranded passengers nung mga nakaraang araw, covering yung mga ports sa Bicol, dito sa Visayas, at maging dito sa Southern Tagalog. Pero ngayon, no, 577 na lang dito at majority nito ay dito sa Southern Tagalog. Pero ho, yung sa Matnog, sa Samar, sa Alin ay pinayagan na pong maglayag kaninang umaga at unti-unti po nawawala na yung mga nakapilang mga pasahero dun sa mga nasabing lugar. So ito, pwede nang lumuwas yung mga malalaking mga barko, pero how about fishing vessels na maliliit? Pinapayagan na rin ho ba? Ang instruction po ni Admiral Ursabia, ang aming commandant, doon sa mga station commanders, yung mga maliliit na bangka, yung mga fishermen, siguraduhin muna na maayos yung karagatan, huwag magpakampante sapagkat sila po yung vulnerable sa kahit na nakaalis na yung bagyo, eh medyo masungit pa rin po ang panahon. Kaya po, ang mga station commanders namin were instructed to check yung aalisan ng mga sasakyang pandagat, tingnan yung sa gitna at maging po yung sa patutunguhan nila. Pagka yun ho ay maayos, maaari pong payagan. Pero ang advice po palagi namin ay mag-monitor pa rin po sa weather forecast ng PAGASA. Commodore, yung mga roro po, no, particular sa Batangas City, sila po ba meron na rin go signal o up to now po naka-hold pa rin yung ating mga roro? Naka-hold pa rin po yung mga roro dito sa Batangas. Wala pa rin pong kinapayagan sa Batangas. In fact, Peter, sampu yung maritime incidents na meron ngayon dyan sa Batangas at meron pang mga dumadagdag na nire-report sa atin. Kasama na dyan yung mga sumadsad, lumubog, nag-submerge na dalawa dito sa Mabini. At yung apat na sumadsad na mga barko, anim na yon. At meron pa tayong apat na bine-verify na nagkaroon din ng problema habang nagka-take shelter nung masama ang panahon dyan sa Batangas. Itong maritime incidents na inyong binanggit po, meron po bang mga nawawala na confirmed na nawawala sa karagatan o meron po bang tumagilid, tumaob na vessel? So far po, doon sa dalawang nag-submerge, yung MV Ocean Explorer at yung Supercat MV Saint Orlin, ay accounted na po yung lahat ng mga pasahero niya. Maging yung pong Super Shuttle Roro, yung MT Camille, yung Starlight Annapolis, MT Tag Cedar na sumadsad, ito po ay accounted na rin po at wala na pong nawawala rito. Yung apat na lang po na bine-verify ng aming mga tauhan sa kasalukuyan, yun po ang tinitingnan natin kung merong nawawalang crew. Ang nawawala po ay reported sa atin na fishermen dito sa Kapanduanes na 12. Meron din pong 7 fishermen na nireport sa aming district commander sa Eastern Visayas dito po sa Samar na ginagawan po nila ng paraan para makita at nagkakandak na po sila ng search and rescue operations. Yun po yung mga ilang maritime incident. Of course, the other day, merong yung MV Good Fortune na dito naman sa Ubay, Bohol, na nasiraan po at pinasok din po ng tubig. Pero yun naman po ay na-rescue na rin at wala na pong problema. Ano pong mga ginagawa po ng Philippine Coast Guard? Para lang po sa para maging malinaw para sa mga tagapakinig at tagapanood natin, ano pong mga SOPs pag ganito yun na merong mga nawawala? Ano po ang search and rescue methods? Do you fly choppers? Paano po ba yun? Peter, ang first natin dito ay bine-verify natin yung mga information pagkatapos pinapupuntahan natin sa ating mga tauhan. Kung medyo malapit lang at kakayanin po ng mga small floating assets, yun po ang pinauuna natin. Ngayon, kung sakaling talagang ang report ay masyadong malayo, yung mga barko po ng Philippine Coast Guard, mga rescue vessels, and of course naka-standby na rin po yung mga air assets katulad po ng mga helicopters tsaka ng aeroplano kung talaga po kailangang mag-scar dun sa area. Pero sabay po ito at nag-issue rin tayo ng notice to mariners. Ito po yung notice na binibigay para dun po sa mga barkong naglalayag dun sa area na kung sakali pong may maispatan sila ay kagad pong i-report sa
anumang sa anumang ahensya ng pamahalaan o kaya directly po sa mga stations ng Philippine Coast Guard. Oo. My last question, Commodore, sabi niyo yung 577 na lang na pasahero po ang stranded. When do you expect na makakaluwas na po sila? Kasi gumaganda na ba yung panahon at papayagan na ba? So kailan po sila makakaluwas? Maaari pong ngayong gabi tinitignan natin, no? Mostly po ito sa Batangas at Batangas tsaka sa mga area ng sa area ng Mindoro po, natatawid ng Batangas papuntang Mindoro, Rojas, Mindoro papunta ng Katiklan at yung sa mga maliliit na pier po katulad po ng Tingloy at doon po sa ibang mga ports ng Batangas. Maaari pong hanggang mamayang gabi pagka nilip na po ng pag-asa na wala ng public storm warning signal, konting oras lang po, titignan lang na, i-check lang namin yung lagay ng karagatan at maaari na pong payagan. 577 na lang po yung natitira natin. Mm-mm. At yung Philippine Ports Authority po, ang marina, lalo na po yung local government unit ng Batangas ay naasikaso naman po sila at sinisigurado po na mga yung safety protocol pa rin o dahil pandemic natitignan po. Okay. Oo, Commodore, yung pong mga stranded hindi lang sa mga ports ano po, pero yung mga truck na nakapila patungo sa Batangas City Port. Sino po ang umaalalay sa kanila outside of the LGU? I know it's not under the Coast Guard, pero usually po ano po ba ang mga institusyon o government agencies na kumakalinga dun sa mga drivers, pahinante at mga pasahero na nakapila sa highway? Ito ay tulong-tulong po, pero ang nangunguna po rito yung ating pong Philippine Ports Authority. Sila po yung in charge para sa kaayusan ng ating mga pasahero, ng mga babiyahe, yung mga rolling cargos. Opo. Na sasakay po ng mga roro. I see. Okay. Very good. Maraming salamat Thank po, you very Commodore. Much, Commodore. Keep Armand safe. Valilio, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Ayan. Very Thank nice you. To have you, sir. Thank you.